Kom op. Min. Maar ik denk, kom hier niet aan. De lingerie. Lingerie. Ja. Hey guys, dat is wij gaan deze kant op. Hè? Wij gaan dan deze kant op. Mama, we gaan hier. Tot vanavond. Misschien ben ik al in bed hoor. Nee, ah, ja, dan tot morgen. Tot morgen. Tot morgen. Tot vanavond. Dan, doei. 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 Tot vanavond. Tot vanavond. We moeten even bij de groep blijven. Ja, oké, okay, ja. Doei. Guys, ang daming mga naka-park na boat. The holiday boat. So they are enjoying their time. For example, galing sila ng Rome. So magta-travel lang sila papunta sa iba't ibang bansa at magda-dock sila sa harbor. At diyan din sila nakatira talaga. Meron silang water, meron silang food. Pag nakarating sila sa ibang sa mga particular land or country, so, mag-grocery sila. Yung iba, for rent yan. Parehas din sa Pilipinas. Meron din tayong mga for rent na boat, diba? So, yan. Katulad nyan, they're a group of friends enjoying their time together. Good morning everyone, welcome back to my channel. Today is another beautiful day. Kahit medyo gray yung background ko, pero ang ganda ng weather today guys. Kanina kakatapos lang namin mag-lunch together with my family-in-law. At nagpaiwan kami dito sa Antwerp kasi gusto pa namin maglaboy ni Yos. We're going to walk around kung saan yung mga pwedeng makita pa natin. Babalikan namin yung city center ng Antwerp kasi ang ganda dyan. Kahapon hindi ako nakapagpakuha ng picture dyan kasi nga nagmamadali kami ng kakalakad. So ngayon very relaxed lang kami at ang background naman namin ay nasa harbor kami ni Yos. We're taking a relaxed walking going to the city. So pag uwi namin sa Netherlands magte-train na lang kami and we're going to share with you kung ano yung mga makikita naman namin mamaya. Ang ginawa namin kanina umaga, boat tour in the morning. And then after that, ayun, nag-lunch kami together with the family-in-law. So ngayon, medyo relax ang lakad namin ni Yos. Magte-train lang kami pa uwi, pabalik ng Netherlands. Actually, hindi naman ito ganun kalayo. Parang pupunta ka lang ng Laguna. Malapit lang. Kasi nandun kami sa bandang border ng, ano, ng Belgium. Mga 1 hour lang ang layo. 1.5 hours actually. So, hindi ganun kalaki ang Netherlands. Pwede mo siyang end-to-end, pwede kang mag-travel in one day. So, parang malaki lang ng konti siya sa Manila. Ayun, ang ganda ng boat. Meron pang halaman, no? Parang bahay talaga, grabe. Ito, luxury boat. Pero yun ang pinakagusto ko kasi may mga halaman. Parang bahay, oh, wow. See you later sa city mamaya. This is an Spain, eh? Yeah. Boy, eh? Oh, but he's... Look, eh? Slava Ukraini! Slava Ukraini! Heroi Slava! Slava Nati! Smerть ворога! Друзі, чого ми тут збираємося кожного тижня? Das Wednesday. Ay, mano, dun sa train station. Kaya? Sure ka? Subukan mo din.
ano tayo? Nasa kayo sa likod? Oo. That's the problem. That's the problem. Mga bata o mga teenager. Sa train station tayo. Dito sa baba? Diyan, train station. Oh, okay. Palakad-lakad lang siya. Nakita ko ikot-ikot lang siya. Ah, late ng scooter niya. So guys, pupunta kami dun sa isang lugar na maganda. Hanapin muna ni Yos kung saan ang sasakyan naming train or tram. Guys, grabe. Ang ganda nitong ano na to. Favorite ko. Kung dito ako nakatira, siguro bibilin ko. Pero dahil hindi ako dito nakatira, hanggang tingin lang muna tayo. Ganda ng mga ano nila rito. Lalo na to. Ito, mukha siyang pantulog. Ano, parang yung pagkapaligo mo. Pero dito pang ano na siya. Labas. Ayan. 50% discount, pero mahal pa rin siya. 120 Euro. Hindi kasi patalong ba sa ala para makuha ko yung angle ng mga lalakad kasi na-enjoy ko yung mga itsura nila eh. Lalo na yung mga nagda-dress up ng kakaiba. Sobrang weird ng dating. Ayan o, yung Belgian waffle, Pops. Ano yung Belgian waffle? Ano yun? Hindi, pero special dito yan. Ice cream. Oh, ice cream. Belgian waffle tayo. Ha? Belgian waffle. Pagka may nakita tayong store na isa pa, ha? Yung Belgian dun, waffle. Sa banda dun, oh. Sigurado sa dun sa throat to mag, meron mga Belgian waffle. Oh. Si mother, tingnan nyo. Nasa edad, ano na yata yan, 60 plus. Pero ang hair, mukhang, ano, pilo pa. Push siya. Ang hair niya. Saan? Ayan, Belgian waffle. Pero wala silang upuan. Gusto ko yung naupo. Ayoko na nakatayo. Dito, sige. Try natin. Ha? Okay. Try natin yan. Sige. Parang haba ng pila. Pagka pinipilahan, di ba masarap? Ayan. Dito kami uupo ni Yos mamaya. Uupo ka na para mo. Oh, saan tayo? Dito o dito? Chocolate. Yung may chocolate. May cream or chocolate? Walang cream, chocolate lang. Okay. Pero pupunta ko sa yung na, anong gusto mo, yung malambot o yung makapal? Malambot lang? Tingnan mo kung dyan ko anong gusto mo doon. So, ito yung mga waffles nila. Luxe waffle. Luxe waffle may chocolate. Alsjeblieft, smakelijk. Dank u, een gewone voor dat whisky. En dan al nog een gewone. Voor welkom. Blijf zo aan voor. Luxe waffle is lekker. Yung luxe waffle is yung makapal. Tapos may chocolate. Uh-oh. Tapos yung brussels waffle. Yan o, yung pareho lang. Yung brussels waffle is yung may yung square. Tapos light, very light siya. Tapos... I'm
Are you from which country? Yes. France? From Holland. Netherlands. Oh, also from Holland. Yes. Yeah. We're also from Holland, but we live in the Philippines. Oh, nice. Okay. Enjoy your snack. Thank you. You're welcome. Thank you. That's the alert mission. Yeah. See the sandy van jullie. The chocolate in the. Toen men had ik die er hier naast neem. Zo'n order coming on. Chocolate with chocolate. Wow, this is what we order. Doon ako ha. Hey guys, alam kami ng upuan doon. Guys, dito kami kakain ng aming waffle. Okay. Lekker? Na naman. Ha? Oh. Lekker? Lekker. Wow. Guys, ito yung gusto kong matikman ulit dito sa Belgium. Yung Belgian waffle na talagang original na napakasarap. Kasi yung chocolate niya ang masarap dito na warm chocolate, warm melted chocolate. Mainit pa, wow! Kain tayo guys, kung pwede ko lang kayong ma-sharean ito. Si-sharean ko kayo, the real Belgian delicious waffle. Naglalaglagan yung mga dahon. Dami rin kalat. Kaya malapit na kami sa market na magandang lugar. So here we are again. Open na yung lights. Angkit ng aso. Pagka magagabi na kasi yung ambience, grabe, the lights are so beautiful. I just hope balang araw sa mga viewers ko, balang araw makarating din tayo dito kasi sobrang gandang maglaboy dito sa Antwerp and Belgium. Ay, meron din silang papaya, guys, tingnan nyo. Pero hindi siya papaya, mukhang dahon lang ng papaya. Shout out sa mga Pilipino na taga Belgium. Kung taga Antwerpen kayo na Filipina, ang ganda ng lugar dito sa Antwerpen. Ang cute ng road. Very cozy as always. Cute ng bata. Ang ganda ng babae. Napapa-comment talaga ako dito guys pagka naglalakad kasi lahat na nakita ko sa mata ko bago. Ang ganda. Wow, ang cozy naman. Lalo na siguro dito pag Pasko. Very cozy yung place. So, ang cute ng place dito. Guys, everywhere is so cozy. Dito? Ah, yeah, ito na. OMG, here we are in this beautiful place. May mga souvenir shops dito. Tingnan natin kung ano to. Mga isda, kahoy. Okay, let's go. Here we go. And here we are.
Ikot muna tayo dun. Ang ganda dun eh. Pag ganun siguro yan. Ang taas nitong tower na to, oh. Wow, it's under renovation. Tatabi muna ako sa taas. Tinan nyo dyan, guys. It's under renovation and napakataas nito. Ang ganda ng clock niya sa taas. Kaya na Seba, walk further. Using-uso dito yung mausoleum. Yun yung tahong. And everyone loves to eat it. So we're going to take a walk here. Belgian beers. Everything looks so nice here. Ang ganda. Guys, tingnan nyo to. I'm going to show you something. This. Bata na natutulog. Ito yung mga bilihan ng mga souvenir shops dito, guys. It's so cute. Going there, I have to... Ito yung gusto kong balikan na galing kami dito last time nung isang kahapon. So sabi kay Yos, balikan namin to, itong paikot na to dahil ang ganda. Thank you.
in the blue hour sa mga photographer. The best time to take a shooting. So dadalhin ko lang kayo sandali doon sa kabilang area. At uuwi na kami kasi it's getting late at kami ay magte-train lang. Meron pa isang magandang building dito, guys, sa labas. Tingnan natin sa kabilang side. Ilalakad namin kayo dito sa very cozy na lugar na to. Yun yung pinuntahan namin kagabi kung saan kami nag-dinner. Merong Ferris wheel. Yan, ang favorite nila yung mag-hang around sa mga restaurant, sa mga cafe. Bawal ang kotse dito sa loob. Papasok dun sa area na yon, sa plaza. So, pero pwede yan pagka emergency bumababa yan. Lapitan natin ng konti, guys. Banda dito is a bridge actually na pwedeng maglaboy. May boat tour din dito sa area na to. So, hindi natin alam kung saan ang biyahe niya. But this is the boat tour. Meron ding path walk over there. And this is it. Everything is so nice in this place. Everything is so beautiful. My water bus. Ang haba ng pila ng restaurant, siguro napakasarap ng food dyan. Umuusok pa yung loob, siguro ang dami ng tangkad ng babae.
Guys, tingnan nyo, sisika ng tao para sa ano, maniga sa MRT. Punuan. Heb ik echt wel eens. Ja, dit is een examen toen ik studeerde, dat was zo, is toch? Dus ik dacht pas. Dat je naar de tuin. Huh? Dat je naar de tuin. Guys, tinan nyo, grabe sa punuan ng train station dito sa Belgium going to another city to the Netherlands. From Belgium, punong-puno yung loob. Imagine nyo guys, halo pa yung MRT. Kasi it's weekend, rush hour. Kaya tinan nyo, punuan sa loob. Oh, nagsisiksik pa yung iba. At hindi na kami makaakyat kasi nga pagdating namin, punuan na yung mga nasa harap ng papasok sa pinto. Kasi sige, try natin. Hindi, ayun din naman, pinapaalis na nga eh. Ayun na, pwede pa sana sa loob oh. So guys, maraming salamat for always watching my vlogs. Ito yung place dito sa Krotemarex. Talagang sobrang cozy. Lahat ng mga tao are just enjoying in this beautiful place. Sobrang ganda guys. As in, nakakatuwa talagang nandito na mag-ikot-ikot. As in, mag-e-enjoy kayo. Like how I wish, sana one day ay makarating din kayo dito sa place na to balang araw. Who knows, someday kayo din ay makakapunta dito. Okay guys, thank you so much for your subscription. Sa mga bagong subscribers, maraming salamat. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe at first time yung nanood ng aking vlog, please don't forget to click the subscribe button below. Greetings from Antwerpen in Belgium. And shout out sa lahat ng mga taga-Belgium na taga-Antwerpen. Ang ganda ng place ninyo. Okay guys, thank you so much. Always choose to be happy and be a better person every day. Yay! Talagang God is good. Thank you so much. Nakapag-travel ulit kami after the coronavirus. Kala ko hindi naman kami makapag-travel ulit. But thank you Lord. God is good all the time. God bless us all. Thank you so much. Bye.